Kakaibang bagay na tumutubo sa mais. Napakamahal pala at labis na pinagkakainteresan. Bakit kaya? Nakakita ka na ba nito sa inyong maisan? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin ang kakaibang gamit at importansya ng animoy mikrobyong ito na sa mais kadalasang makikita. Magkano nga ba ang presyo nito ngayon sa merkado? At ano ang tinataglay na bertud ng halamang mais? Kaya kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ano nga ba ang bagay na ito na tumutubo sa bunga ng mais? Kung ikaw ay laking bukid o laking probinsya, marahil ay nakakita ka na nito. Ito ay animoy amag na tumutubo sa puso ng mais, lalo na nga sa panahon ng tag-ulan. Ito ay tinatawag na corn smut o corn fungi. Dito sa atin sa Pilipinas, ito ay kinaiinisan dahil animo ito ay peste sa mga maisan na nakakasira sa maganda at malusog na bunga ng mga mais. Ang fungi na ito rin ay bunga ng karamdamang panghalaman na kung tawagin nga ay Ostilago maidis. Animo ito ay mga may lambot na sako ng mga amag o fungi na nahahawig sa mga kabuti. Maari bang kainin ng corn smut? Aba oo, ang bagay na ito ay kilalang delicacy sa Mexico na tinatawag nga nilang huitlacoche, na kadalasang ginagawang dessert at palaman sa tortilla o sangkap sa mga sopas. Ang fungi ring ito ay animoy lasang kabuti na malinamnam at malambot. At pinagkakaguluhan pa nga sa mga farmers market dahil madalas ay nagkakaubusan ito. Ang fungi na ito rin o corn smut ay nagkakahalaga ng $25 per kilo o 1,250 pesos sa atin. Kapag naluto naman ito ay maaaring umabot na sa 5,000 pesos ang halaga nito, na unti-unti pa ngang nagmamahal sa paglipas ng panahon. Batid mo rin ba na ang mais na ito, maliban sa mamahalin nitong fungi, ay nagtataglay din pala ng mutya? Ang mutya ng mais. Isang bertud o mutya na kapag napasa kamay mo ay magdadala sa iyo ng magandang swerte o pag-asenso. Ito ay makukuha mo lamang sa laman o butil ng mais na kung saan ito ay naging animo isang bato. Ibalot lamang ito sa pulang tela at huwag ipagyayabang. Kaya naman, next time na makakita ka ng mais, hindi lamang fungi ang tingnan mo, baka ito rin ay nagtataglay ng hinahanap mong mutya. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Napakalakas na mutya, buhat raw sa palos. Papaano nga ba makukuha? Sulit nga ba ang pagtataglay mo ng bertud na ito? At ating kilalanin ang taong nagtatangan raw nito. Ano nga ba ang palos? Ang palos o igat o eel sa Ingles ay isang uri ng mahaba at madulas na isda na maaaring mabuhay sa tubig alat man o sa tubig tabang. Ang isdang palos ay kabilang sa order ng mga Angiloforms na mayroong mahigit sa 800 klase o species. Maraming klase ng palos, gaya nga ng electric eel, spiny eel, o ang pangkaraniwang palos na madalas nating mahuli sa mga lawa, ilog, palayan o tubigan, o kaya naman ay mga lugar na kadalasang maputik.
Ang palusdin ay humahaba ng mula nga sa 5 sentimetro hanggang sa 4 na metro at maaaring tumimbang hanggang sa 25 kilo. Madalas ang mga palos ay lumalabas lamang kung gabi at nagkukubli naman sa mga putik o bato sa umaga, kung kaya napakabihira lamang makakita nito. At batid mo ba kung papaano ang life cycle ng mga palos? Nagsisimula rin sila sa mga itlog. Pagkatapos ay magiging isang animoy silag na uod na dedicate sa mga mamasamasang pader o kaya ay bato. Kasunod nito, sila ay magta-transform na sa pagiging silag na munting palos bago lubusang maging isang matured na igat. At dahil mabilis gumalaw ang mga palos, idagdag pa nga ang madulas nitong pangangatawan, napaka-challenging ng paghuhuli ng mga isdang ito. At ayon nga sa mga matatandang paniniwala, ang isdang ito na kung tawagin nga ay palos ay nagtataglay din pala ng isang mahusay na mutya. Isang bato na makukuha mo lamang sa katawan ng isang palos. Kung ito ay mapas sa kamay mo, tiyak na napakahusay mo na sa takasan o hindi ka agad-agad madadakip. Kahit pa nga, 10 o higit pa ang pumigil sa iyo. Kung aalisin mo lamang ang iyong suot na damit, ay tiyak hindi ka nila mahahawakan at mapipigilan dahil sa dulas at liksi mong taglay. Subalit hindi lahat ay pinapalad makakuha nito. Kung soswertihin ka lamang o ipagkakaloob ito sa iyo ng kalikasan. Pawang ang mga matatandang palos lamang ang nagtataglay ng bertud na ito o ang mutya ng palos. Isa nga si Leonardo Manisio sa pinaniniwalaang nagtatangan ng agimat o bertud na ito na mutya ng palos, na mas kilala nga natin bilang si Nardong Putik, na kahit ilang beses nangang mahuli ay nagawa pa ring makatakas. Maging ang inyong lingkod ay nakasaksi na ng taong nagtatangan nito. Sinubukan siyang igapos ng makailang ulit dahil lamang sa pustahan. Subalit makailang beses din siyang nakawala na hindi nakakalag ang pagkakabuhol ng mga tali nito. Ikaw, nakakita ka na ba ng antingero na may hawak o may tangan ng bertud o mutya ng palos? At nais mo rin bang makasumpong nito? Saan mo naman ito balak gamitin? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.